The scribes and Pharisees said to Jesus, John's disciples fast frequently and offer prayers. The disciples of the Pharisees do the same. Yours, on the contrary, eat and drink freely. Jesus replied, can you make guests of the groom fast when the groom is still with them? But when the days come that the groom is removed from their midst, they will surely fast in those days. He then proposed to them this feature. No one tears a piece from a new coat to patch an old one. If he does, he will only tear the new coat, and the piece taken from it will not match the old. Moreover, no one pours new wine into old wineskins. Should he do so, the new wine will burst the old skins, the wine will spill out, and the skins will be lost. New wine should be poured into fresh skins. No one, after drinking old wine, wants new. He says, I find the old wine better. My brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Please be seated silently and listen to the homily. Isang parabola ang inyong narinig tungkol sa tinatawag na supot na lalagyan ng ginagawang iniimbag na alak. At yun ang alak na yun ay iimbaki na matagal-tagal para sa ganun mas maganda ang lasa. Pero mahalaga yung paglalagyan nila ay yung balat na kung saan bago din ang pagkakagawa. Supot na balat. At habang tumatagal, tumitibay din ang supot na pinagkalalagyan at ang alat ay gumaganda rin ang kanyang lasa. Kaya tuloy narinig natin ang mahalaga yung bago ang paglalagyan sa isang bagong ginagawang iniimbak na alat. Anong gustong tukuyin ang bagay na ito? Na mahalaga, kailangan bago nga ang paglalagyan para hindi ito may mabubutas at hindi rin masisira ang iniimbak na alak. At ito'y kumakapit ngayon sa ating pag-uugali tungkol sa mga pagbabagong nagaganap sa ating buhay. Kasi sa proseso ng buhay natin araw-araw, may mga bagay na biglang dumarating. Katulad ng pagkawala ng ating mahal sa buhay dahil sa kanilang pagyao, o tili kaya ang pagdating ng ating karamdaman na hindi natin alam kung paano natin ito bigyan ng kalunasan, o tili kaya ang mga karamdaman sa ating pamilya, o tili kaya yung mga kaganapan din sa ating kapaligiran. Wapasalamat tayo na sa ating lugar ay hindi tayo binabaha. At kapag dumarating man ang matinding pagbuhos ng ulan, ay hindi masyadong tumataas ang tubig dito sa ating lugar. Hindi katulad ng ibang bayan dito sa Pampanga na kung saan hanggang sa ngayon ay sila'y lumalangoy sa tubig o dili kaya ay tumutulay o dili kaya sumasakay sa ginawa nilang mga bangka. At kalimitan na hindi sila makapasok dahil ang loob ng kanilang silid paaralan ay punong-puno pa ng tubig ng baha. At yun ay katotohanan na dapat natin ipinagpapasalamat. Hindi natin inaasar na sana ang iskol namin ay mabaha rin. Hindi ganun eh. Kundi yung mga pahiwatig na sana sa punto ng kalamidad ay kinakailangan mayroon din kami sapat na kahandaan. Kahandaan na bigyan natin ito ng tamang kalawakan ng ating kaisipan. Hindi doon sa kapag may dumarating man na kalamidad, tayo ay nawawalan ng pag-asa o hindi kaya ay wala na tayong ginagawang maganda o maayos o tumitigil na tayo sa dapat nating gawin sa ating buhay. At ito ang umahalin tulad doon mga kaganapan na kapag walang pasok,
Kailangan maglakwatch at maglaro at huwag mag-aral. Hindi ganun eh. Kundi kapag walang paso, pag natapos ang trabaho sa bahay, dito ako sa bahay, pag-aralan ko ang aking mga assignment, basahin ko ang aking mga leksyon, i-memorize ko ang aking mga dapat na matutuhan, at bigyan ko ng pansin, sapat na oras ang aking pag-aaral para mas lalo ako ang magiging marunong. Hindi katulad ng mga pagkakataon na kapag wala kang pasok, walang ginagawa, o sige, kung ano-anong ginagawa mo, naglalakwat siya ka, nag-i-standby ka, nag-i-pagbarkada ka, nakikipag kung ano-anong ginagawa mo ang bagay-bagay na ikinasisira ng iyong pagkatao. Kayo, bata pa kayo, marami pa kayong magagawang tama at mabuti. At yung imay pagmalaki niyo mismo sa iyong sariling kaisipan at damdamin, nasasabi mo sa sarili mo, ako ay isang mabait na bata, masunurin at masipag. Ginagawa ko ang lahat ng bagay para sa igaganda na takbo ng aking buhay, na kahit simple lang ang aming buhay, pero ako, mayaman ako sa karunungan, matalino ako sa lahat ng kaalaman, at sinisikap kong dagdagan pa ang aking kagalingan sa buhay. O di ba maganda ganon? No? Di ba maganda yung ganon? Kaysa yung iba dyan, wala nang ginawa ko di, wala nang maayos na buhay, tamad pa, marungis pa, mabantot pa, wala pang silbi, at kapag nasa bahay, puro konsumisyon, palaging pinapagalitan, at kung walang magawa, o sige, sa harapan na lamang ng telebisyon, nanonood, wala namang ginagawang maayos sa kanyang katawan, sa kanyang pagkatao. So let this be a challenge for all of you. Be proud of yourselves. And try to make your parents be proud of you, that your parents can always shout to the whole world, ang anak ko na nag-aaral sa kweko, napakatalino, napakasipag, napakagaling. Ganun ba kaya? Sana ganun kayo, ano? At yun ang dapat ninyong paunin tuwin na sa inyong araw-araw na paglalakbay, you feel that you are really a very important person in the society. Because you are doing something so good for your fellow men, that you are ready to rise to be a great person someday, all because you strive to do your very best day after day. Naintindihan niyo ba yun pag English kong yun? Naintindihan niyo ba yung laman ng aral ko? Sana anak na. At yun ang ipanalangin natin sa Panginoon. Panginoon, kung ano man ito na dapat kong matutuhan, yakapin ko ng buong husay at alam ko kayang-kaya ko magtagumpay. May the good Lord bless us all. Stand up, please. All that I am. Oh, pray, sorry. All that I am. Wishes and dreams that are yet to come true.